siya na... 3.83 million lang? Sigurado ka? Hindi, parang doon siya kung lang to. Doon siya part ng ilang buwan, hindi siya buong taon. Pero maliit yan. Ah, maliit nga, maliit. Oh. Baka million niya, ha? Hindi, million, million. Ah, million, oo. Oh. Baka 383 million, di kaya? 3.83 million. Ngayon sa statistic na mga dumating sa bansa ng mga foreigner, ang sinasabi dito ay 882 million, .804 million. Followed by the Americans. Korean pala yun, yung 882. 1,804. Ngayon, ang Americans, 7,760. Ang Japanese naman, 373,335. Uh-huh. Ang Chinese, 271,703. Ang Australian, 171,544. Uh-huh. Itong Taiwanese, 135,696. Ang Briton, 131,139. Ang Canadians, 129,802. Parang international na binabasa mo, partner. Lahat ng basa yata. yung immigration eh. Trabaho nila ito eh. Kailangan i-report nila kayo pass kito. Pag-i-investigan mo sila. Ilang total lahat kasi? Ilang total lahat yan? Total mo lang. Kasi baka maubos yung oras natin. Ilang million yan? Ang daming sa bayan. Total may get siya 7.4 million. Dami. Okay. Double yan next year. Sinasabi natin in-approve sa kung yung tourist siya. Number one. Number two. Number two, yan. Okay, para wag tanggal huli ng ano, may engineer, yung mga kasama sa Pugad Lawin. Oo, ato, binabati ko yung Pugad Lawin Lucena. Tagapakinig dati niyan eh. Oo, yung Pugad Lawin Lucena, napakasibag to, kasama ito si Secretary Procel Cala, honorary member nila. Meron silang bloodletting nakaraan, so binabati natin sila. Yung Pugad Lawin Calaca, meron din mga garbage bins project, no? So magandang project to sa community, sa environment, no? Yung Pugad Lawin Quirino, meron silang credor ng Lawin signboards at saka magtatayo ng library sa Pinogay, Baras Rizal, no? At yung Pugad Lawin Calamba, magdaos din sila ng National Golf Tournament itong darating na buwan, no? Yan lang. Partner, baka ano? Ito naman, yung karagdagang pondo ng Philippine Coast Guard. Na sinasabi rito, yung 1.6 billion. Para saan yan? Sa mga... upgrading? Modernization? Modernization? Yung mga gagamitin... Yan yung pangako ni Marlo siguro, na pondo. Dahil kasi ang Coast Guard ang pangangasiwain sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Kaya talaga kinakailangan sa kalayaan. Sa kuan, yung mga rescue operation. Sa Spratly Island. Hindi na... Spratly, talayaan. Inalis na ang kuan, katoto. Inalis na ang Philippine Navy ron. Ang... Coast Guard na. Coast Guard na. Under DOTC na siya. Oo, under ng DOTC yun. Kaya ang inaasahan ng Coast Guard, hindi lang yung 1.3 billion at posibleng mabigyan ito ng 3.9 billion. Maraming pagkakakitaan na naman dyan. Dahil yung mga... Yung mga butan-butan niya. Yung mga air at saka sea assets na sinasabi na karagdagang gamit na para sa pagpapatrolya sa sinasabing kwan, West Philippine Sea. Mm-hmm. Kaya talagang kinakailangan lakihan nila ang pondo. Di ba, katoto? Kailangan eh. Lalo na, lagi tayo may mga calamities eh. Yan ang malaking ano, mahirap naman yung may calamity. Tapos mga isang dosena lang yung ating mga rubber boats. Sana naman walang palpak sa mga procurement na naman. Walang tumpats. Nasasayang yung mga binili. Mas marami dapat mabili, mas maraming proyekto. No? Mahirapan na sila. Wala ng tumpats na yan.
Mahigpit talaga, mahigpit. Hindi, tsaka pumasok na sa Deputy for Preparation, Vice Commandant itong sitwasyon. Eh. Mm. Medyo... Minsan kasi tempting yung mga ako dyan eh, sa laki ng halaga nila. Ang laki ng halaga. Takot sila rin. Pero sa totoo lang, partner, na ano ko, no? Na, may mga feedback ko rin. Ando pa rin eh. Sabi nga, umaba lang ang proseso eh. Hindi, okay. Balang yung napaikot lang yung sistema, parang lagi mas maingat, pero ano doon pa rin. Sa armed forces rin, eh, may mga kaibigan tayong contractor dyan. Nag-ingat-ingat lang, pero hindi siya nawawala talaga. So, kung kaya kinakailangan talaga, may nagmo-monitor dyan na talagang, lalo from the office of the president, di ba? Na, ano. Pero si Heidi ano naman eh nandiyan eh. Mendoza. Kaya yun medyo mahirapan sila diyan. Saka yung transparency policy. Medyo pinoforward na mundo binodify ng konti. Tayo natutuwa at yung ating isa sa mga advocacy binigyan ng kwan ni Pangulong Pinoy no. Freedom of yung transparency bill freedom of information no. Medyo pinapapriority din. Palagay ko yung mga iba natin panukala, medyo unti-unti yung pinag-aaralan din to. Sana. Dahil alam natin, makakatulong talaga sa ating pamamalakad sa gobyerno. Huwag lang tayong magsawang idaldal dito. Tsaka sa mga Facebook. Kasi nakaganda, yung Facebook natin, pansin mo puro media, di ba? Yes, yung mga, ang dami. Yung mga ano natin, talagang pinipick up ko mga media, kaya ano. Tsaka isang balita, di ba, maalala mo minsan kasama ang Dan. Pinag-usapan natin yung traffic sa Metro Manila, di ba? Sa EDSA, et cetera. Kahapon lang, inaprubahan ng, nung Biyernes pala, inaprubahan ng MMDA yung Sky Bridge. Maalala mo yung Sky Bridge na yun, no? Although it is a multi-billion project. Pero, ang ganda lang. Kailangan talaga kasi nakita mo naman yung takbo ng traffic natin dito sa EDSA, sa C5, no? Itong Sky Bridge na ito, pagdudugtungin niya yung southern tip nitong Araneta Avenue, C3 kung tawagin. Doon, idudugtong niya dito. Yan sa itong malapit na kalye sa atin, itong 9 de Febrero. Ang dadaanan nga lang niya, yung mga... Ilog, San Juan River, no, at saka kung sa taas, no, ibig sabihin ng mga poste, itutusok niya sa magkabilaan ng river, nasa ibabaw naman siya, no. So, hindi naman siguro delikado to dahil ang gagawin sa struktura, yung board pile, paabot siya dun sa hard strata sa ilalim ng lupa. Sagad na sagad doon. Nasa gagawa yan. Nasa gagawa. Kasi kung misa, isipin ng mga tao, paano kasi kaya yan? Saka yung, mga private cars lang naman yan, wala mga... Sabihin natin mga trailer, di ba? Pero kaya, hindi kaya, problema. Kaya pa rin. Kasi, yun nga, sabi ko nga sa'yo, doon sa ilalim ng lupa kasi, meron tayong tinatawag na hard strata. Parang adobe na yun. Kung ilog man yan, siyempre, yung malambot na portion niya, palalim. Pero, kinapaabot doon sa hard strata. Sa ilalim, may matigas na rin. May matigas, aabot doon. Sa ginagawa na rin niya sa mga, di ba, mahabang tulay? Sa dagat, kung minsan makita mo may tulay, di ba? Yung San Juanito Bridge natin, yung mga iba pa sa Japan, no? Di naman pa, no? Sa New York din, no? Hindi, ano, kaya talaga. Maganda yung project na yun, pinag-usapan ka natin, gagawin na, no? Maaaring aabutin nga lang ilang taon. Natatanda ko yung sabi yung express lane, doon sa may last lane. Maganda yun, may carpooling, di ba? Nakaposte sa Facebook. Kasamang Dan at maraming nagko-commento. Mm-hmm. Pinost din natin doon sa page ng MMDA. At hopefully, pag-aralan nila. Kaya kahit pa paano, in our own little way, di ba? Nakagawa tayo ng mag-inject ka nga lang ng idea. Maganda na, di ba? Ang bilis ng panahon, kasamang Dan, classmate. Oras natin, ano na. Babatingin ko na itong mga kasama kong mabilis. Kasi itong mga kasama ko sa National Master Plumbers Association of the Philippines, yung mga master tubero, kung tawagin, master plumbers, na magiging plumbing engineer na. Itong, meron panukala kasi sa Senado, sa Kongreso, na gagawing plumbing engineers. Gagawin parang BS na siya, Bachelor of Science. Well, ganun, no? Certified. Pasado na kasi sa Master Plumber Examination. Ngayon, i-elevate kasi mga engineer kasama rin. Katulad ko, Master Plumber din ako, inginyero. Meron ding mga arkitektong Master Plumber. So, papanukala nga na maging ganun na si... Parang ako, Master Cutter ako dati. Mananahin ako dati. Master Cutter. Sino nang Master Base? God bless you. Bawal. Dapat may, noong, meron tayong tooth.
Ha? Lagyan mo rito. Ah, Barter, baka tayo mag-indak sa ano sa mga opisyales ng NAMPAP Quezon City Chapter ay si Vice Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Sa February 16 nito, binabati natin ng mga opisyales. Ang Pangulo si Colonel John Camilet, ang Vice President Admin si Architect Quina Espina, Vice President Operations si Master Plumber Manny Talastasin, ang Secretary si Engineer Francis Abuda, Treasurer si Engineer Rod Renolia, immediate past president, at ang mga director sila Architect Manny Subiri, Architect Flynn Araña, Architect Danny Nasdumatit, mga iba pa. February 16. Salamat po. So nakikiramay nga pala ako sa ating kabats at kaibigan si Larry Perocho, namatay yung father niya, no? Nakaburo ngayon sa Cavite. Condolence, paring Larry. Okay. So, partner, 1 minute. May 1 minuto ka pare para mag-ano. Batiin yung mga kaibigan mo sa Rose Boulevard. Pinabati ko lang mga katoto, itong ating mga kasama sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Ano naman? Tara, hindi na uubos na. Sige. Na nagsagawa ng bloodletting din, katoto, sa Makailan. Tagumpay namang nakatulong kasama ang Philippine Red Cross. Hindi na Philippine National Red Cross ngayon. Philippine Red Cross na. Kasi ang katumbas nirong national, Philippines. Eh, diba? Kaya inalis yung national. Double-double. PRC. Patuloy na sumusuporta sa Philippine Coast Guard, sa ating mga mamayan, ang Philippine Coast Guard Auxiliary. Okay. O naman, binabati ko ulit yung misis ko, no? Kaya sa isa kong misis, si Maripat, yung anak ko, si Bernard, ang asawa niya si Rachel, si BJ, si Grid, yung mga angels ko. Talagang ito yung ang saya-saya ko pagkakasama ko itong mga apo ko, no? Si Samantha, at si Leah, Patricia. Okay, at tatapos na naman po ang isang oras natin talakayan at huntahan. Huwag po sana kayo magsasawang sumubaybay sa aming tuwing linggo sa ganito ding oras at himpilan. Muli po kami nagpapasalamat sa iyo, Ama, para sa isang araw na inyong ipinahiram sa amin. Maraming salamat po sa mga biyaya ng buhay na pinagkaloob niyo sa amin sa araw-araw. Huwag po sana kayo magsasawang patawarin ang aming mga pagkakasala. Nawa po ang aming mga ginagawa ay maging karapat dapat sa inyong harapan, Panginoon. Nawa po ay ang inyong kalooban lagi ang mangyari at hindi ang sa aming kagustuhan. Nananalig po kami na ang lahat ng mga nangyayari sa amin at ang lahat ng bagay na inyong ginawa ay meron po mga kadahilanan na kayo lang po ang nakakaalam. Kapagpalan Diyos, patnubayan po sana kami sa aming araw-araw na pamumuhay dito sa sangkalupaan. At ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa inyo sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Linggo po ngayon, huwag pong kalimutang maglaan kahit isang oras para naman magsimba, mga tagapakinig. Ito po ang inyong kaibigan sa Himpapawid, the Equalizer, Dan Sulweta po lamang. At Katotong Paski, Natividad. At si Engineer Willie ito. Sa ngalan po ng ating mga sama rito, si Neil Maglas, ang ating magiting na cameraman. At si Nonoy Caballero. Ako po. Okay. Ito po ang inyong kaibigan sa Himpapawid, Equalizer, Dan Sulweta. Mabuhay ka, Pilipinas!